So yun, masama ko parang yung episode na to, papakita ko sa inyo kung paano gumagawa ng sticker on Sintra board. So ito yung unang step. Siyempre kailangan yung design i-print muna sa printer. Ito rin yung same na printer na ginagamit sa mga tarpaulin printer, Ecosolvent Ink. Ang kaibahan lang, ang nakasalang ngayon, imbis na tarpaulin yung media na tinatawag, sticker. Yung sticker na ganito yung mga vinyl sticker na waterproof. So ipiprint lang muna namin yan, tapos proceed na tayo sa next step. Okay, so ang next step, pagka gagawa kayo ng sticker on Sintra board, syempre, pagka gusto nyo tumagal yung sticker at hindi agad mag-fade, kailangan i-laminate nyo muna. So bali ito, ilalaminate na namin ngayon. Ang size nitong sticker ay 4x4 feet. So ang gagamitin namin ay itong laminator na malaki. So, pero syempre kung maliit lang naman yung sticker nyo, pwede na yung maliit na laminator. Dito lang, in this case, kailangan malaking laminator. Ang technique dyan syempre, una, sasalang na magkapatong yung laminate tsaka yung sticker. Tapos tinutupi yung dulo. Okay. Pagka ngayon nakakabit na yung dulo, babalik na rin na yung backing paper. At pakunti-kunti yung babalatan. Para sigurado na walang magiging alikabok, kailangan hinahaguran niya ng basahan or duster habang nilalaminate. Yeah, ayan. Okay. So yan, pakunti-kunti lang yan hihilahin. Kailangan iiwasan na umatras para hindi malukot. Okay, so yun. Okay na. Ganun lang. Ganun lang ang simple. Basta tatandaan nyo, kailangan mahigpit dito sa, ano yan, sa pressure. Yung higpitan, magkabilang dulo dito, tsaka dito. Para madiin ng maayos. Okay, so ang last step, after i-laminate, syempre, kasunod na nun, ikakabit na yung board, yung Sintra board. So, laminator din ang ginagamit namin pag malalaki. Ayan. So 4x4 feet to, itong board ay 4x8 lang, so halos no room for errors kasi saktong-saktuan niya sa mga gilid dito. So kamukha lang din sa paglalaminate kanina, babalatan lang namin ng konti yung una. Ayan, para lang ma-seal yung pagkakaposisyon. Yan. Once na yan ay sumakto, sure na yan na sasakto sa buong board. Yan. So katulad kanina, babalatan yung konti. Yung pinakadulo, babalik na rin. Yan. Kailangan tagapunas. Yan. So kailangan punasan lang muna ng maigi bago idikit kasi babakat yan sa sticker. Okay, so yun. Yo. Okay, so yun, nadikit na namin. So ganun lang. Ganun lang ang procedure. Siyempre, after that, kailangan ng cutting yung mga sobra. Gagamitan lang ng ano yan, ruler tsaka cutter. So, pagka nagka-cut ng Sintra board, siyempre, ano lang naman yan. Cutter lang, mano-mano. Siyempre, ito kailangan dahan-dahan para sure na tuwid kung tuwid ang kailangan. Depende rin kasi yan sa kapal ng board na gagamitin nyo. Iba't ibang kapal kasi ang mga Sintra board. Meron mga 1.5, 2 millimeters, 5 millimeters, ganun. So depende sa kapal ng board sa magiging kung ilang beses nyo i-cut yung hiwa bago maputol ng sagaran. Okay lang. Okay, so yun, ito na yung final na itsura niya. Yan, oh, di ba? Waterproof yan. Pero usually sa ano to ginagamit, indoors. Usong-uso to ngayon pagka ano, di ba?
yung sa mga picture, picture na frameless. Yeah, ganyan. Yung likod niyan white syempre. Pero meron din na bibili na kulay itim na centerboard kung gusto niyo itim. Uy, so yun, ganun ang kadali gumawa ng sticker on centerboard. Sana may natutunan kayo ngayong episode sa paggawa ng sticker on centerboard. Again, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At maraming salamat ulit sa panonood.